Good afternoon, good evening to all of you. This is Donna Cario Alco here again. I'm going to vlog something interesting. Okay, share ko yung ginawa kong online survey sa aming group dito sa Bicolandia. Ang pangalan ng aming group is I Love Batobalani, kung saan is naka-base ako dito sa Bicolandia, sa lalawigan ng Camarines Norte, bahay ng Paracale, barangay ng Batobalani. Disclaimer lang po, itong share ko na information na to is wala itong kinalaman kung sino ang aking pinapaborang candidate. Kasi ang survey na to is my presidential survey. Based ito online sa aming group na I Love Batobalani, tulad na sinabi ko kanina. At ikukwento ko kung ano nangyari. Kasi I started the survey online last Saturday, October 16 siya. At hindi ako kung ano man ang iniisip dito sa ginawa kong survey. Basta kasi nung last week, nagkaroon kasi ng pink caravan kay Manay Leni dito sa buong Bicolandia. At ang Camarines Norte ay kasama sa mga nag-participate sa pink caravan in support of Manay Leni presidential candidacy. Okay. Ano nga ba ang nangyari? Kasi nakikita ko sa YouTube, maraming nagkakali-survey. Okay, siguro hindi din sa inyong kalaman na maraming nagkakali-survey tungkol sa presidential balls, kung sino yung mga leading na presidential balls sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. And actually, mayroon isang anong bang tawag doon sa raffler na nagpa-survey din sila, pero unfortunately dinilit nila yung kanilang survey kasi hindi ayon sa objectives nila yung nangyari result. Diba, natatawa ako. So, nung makita ko yung ganung mga kaganapan, lalo sa YouTube, sa Facebook, ang daming nag-comment sa mga survey-survey na yun. Nung ang last week, nagkaroon nga ng launching ng Pink Carbon dito sa Camarines Norte, kung saan alam naman natin na ang Camarines Norte ay parte ng Bicolandia. Okay? Parte po ng Bicolandia ang Camarines Norte. Kami ay nandito sa bahay ng Paracale, barangay ng Batobalani, kung saan ako naka-base. Okay. Last week, October 16, nagkaroon sila ng pink carbon dito rin sa Daet, in cooperation nga sa kay Manay Leni. Nagkaroon sila ng pictorials. And then, kasi yung isang supporter ni Manay Leni, nag-share siya ng post niya tungkol dun sa kanilang nangyaring event sa aming grupo, sa I Love Batobalani. At kung gusto niyo pong malaman kung ano ang nangyaring kaganapan, sorry to matawa po. Panoorin niyo po ang vlog na to kasi explain ko isa-isa kung ano nangyari simula noong October 16, nung magsimula ako mag-online isigida sa aming grupo na I Love Batobalani kasi gusto kong malaman kasi kung si Manay Leni ay solid nga talaga dito sa aming rehiyon, sa aming probinsya ng Camarines Norte. Kasi yung heading kasi, yung title nung pagkakapost ng isang supporter ni Manay Leni ay ang nakalagay is solid Leni Bicol Camarines Norte. Yun ang nakalagay. So, ikakwento ko po yun. Pansamantala, isa muna reminder. Thank you.
Okay, tuloy sariyahan. Welcome back to my vlog. Simula natin dito, October 16 at 11:35 a.m. Makikita nyo yung date and time sa taas. Itong post na to was shared sa aming grupo na I Love Batobalani. We allowed this to be posted kasi unang-una ang aming grupo is information awareness at pangalawa is si Manay Leni, it's taga dito sa Bicolandia. Then, after a few minutes of being posted, ayun, nagsimula pumasok ang mga commentaries at ito yung mga nakapansin o nakaagaw ng aking attention. Ito po yung mga nakaagaw ng aking attention sa commentaries, pakibasa na lang. Ayun, at bilang isa sa administrator ng aming grupo, kailangan kong maging attentive sa lahat ng nagko-comment. At yun ay red flag kung kaya tingnan ko talaga yung thread na to. At napansin ko sa title, as you can see, diba, congrats, solid, Leni, Bicol, Camarines Norte. So sa may hindi alam na kung ano ibig sabihin nun, insigida may isip natin at may interpret natin based dito sa post na to na si Manay Leni is solid dito sa Bicol, lalo na dito sa Camarines Norte. Kung kaya ako ay insigida, nag-issue ng statement na ito, napakalmada kasi for sure, pag hindi ko kinalmada ang mga supporters ng lahat ng presidential balls ay magbababag. Pakibasa na lang po. Nagpadala naman ng paliwanag insigida ang mga supporters ni Manay Leni at ipiniliwanag nila na ang ibig sabihin nilang sabihin yung solid Leni Bicol Cam Norte ay sila ay samahan ng mga volunteers dito ng mga Bicolano na solid kay Manay Leni. Hindi ibig sabihin na ang buong Bicol ay solid kung kaya't nagkaroon ng kaliwanagan doon sa misleading title kasi na posted doon sa aming grupo na inalmahan naman ng mga supporters ni BBM. Dahil dito ay nagkaroon ko ng idea na magkaroon na ng survey kahit medyo alam ako na kasi nasa Bicolandia kami, di ba? So, I decided to create online presidential balls noon ding October 16, gabi ko naman yung sinimulan at ito nga yung mga naging kaganapan. At ito agad, insigida akin yung naging survey no October 16 din, 7:42 p.m. Online survey president, ang aking katanungan, solid Leni nga ba ang Bicolandia, Camarines Norte? At upang malaman ko yun, kailangan kong simulan ito ng my strongest reminder. Pakibasa po. Okay, yan ang ginawa kong title dun sa aking survey kasi gusto kong makita at malaman mula mismo sa mga tao kung totoo nga ba talaga na dito sa Bicolandia is solid si Manay Leni. Bago kong malaman yung reason ng mga volunteers kasi medyo hindi ko pa alam yung reason ng mga volunteers kaya gumawa ko ng survey at base na rin dun sa commentaries ng mga BBM supporters. Ano po? Doon sa survey na ginawa ko, sa mga nagko-comment, panay-panay ang aking paalala na bawal magbabag. Dinidelete ko yung mga commentaries na nag-i-incite ng war. Lagi ako nagpapaalala. And in fact, yung grupo namin, yung I Love Batobalani, tinago ko muna sa search. Hindi siya mag-search hanggang hindi natatapos itong survey. At hindi kami nag-accept ng new members kasi gusto kong malaman intact dito sa loob ng I Love Batobalani group na halos kanina siyempre ay dito nga sa baluarte ng mga Bicolano di sa aming region kung agree nga ba ang mga tao dito doon sa title na yon na medyo na mislead yung
aming mga viewers dun sa aming grupo. At ito nga yung naging resulta simula ng October 16. October 16 up to now, October 22, 6 days after since Saturday. Ito po yung resulta ng voting. At disclaimer lang, kasi may nag-comment doon sa aming grupo din sa loob ng I Love Batobalani na dinaya daw namin. Hindi po namin dinaya yung survey kasi makikita naman yung mga pangalan ng lahat ng bumoto doon sa aking survey. Actually, hindi ko pa nga siya kinu-close kasi pinababayaan ko lang siya lang ito doon. Pero naka-hide ang aming grupo. Itong grupo ng I Love Batobalani ay itinago ko simula ng October 16 hanggang ngayon kasi ayaw kong maging war zone itong aming grupo. Kaya panay-panay ang aking pag-abiso na bawal magbabag. Bumoto lang. Tapos ang usapan. At ito po yung resulta 6 days after ng aking survey. This is as of 10:49 p.m. this evening of October 22, BBM 288 votes, Leni Robredo 205 votes, and Rastaman 49 votes. Medyo nagkaroon pa ng issue kasi na-type error ako sa pangalan ni Manay Leni. Pero na-clarify ko yon sa loob ng aming grupo ng I Love Batobalani. So, yun lang po. Maraming salamat and I hope you enjoy my vlog. Thank you very much sa lahat po ng nag-support sa vlog na to. And wala pong personalan sa lahat ng mga Bicolano na sumali dito. Maraming salamat po. Until then, thank you so much and have a nice evening, everyone.